The Midnight Hauntings. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Ako si Blue, at ang kwento natin ngayon ay ipinadala ng isa nating subscriber. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babae na nakakita ng isang babaeng nakaputi na tumatawid sa isang liblib na tulay. Ako si Donna. Ang aking kwento ay nagsimula noong ako ay inihatid ng aking nobyo pauwi sa aming bahay isang gabi. Unang beses namin magkita sa personal noon, kaya naman magalang niya akong inihatid. Nagkakilala kami ni Jason sa Facebook. Inad niya ako at sinachat palagi hanggang sa manligaw na siya. Sinagot ko naman siya matapos ang ilang linggong pag-uusap. Guwapo si Jason at matipuno ang kanyang katawan. Hindi naman ako selosa, pero napansin kong marami nagko-comment sa kanyang mga posts na mga babae at nire-replyan din niya ang mga ito. Unang beses naming mag-date at magkita ng personal ay 6 na buwan na kaming magnobyo. Puro lamang kami chat at video call. Lagi niyang sinasabi na may bigla ang lakad siya tuwing kami ay dapat magkikita. Nang magkita na kami at habang kumakain na kami sa isang restaurant, pansin kong pinagtitinginan kami ng ibang mga babae at nililingon din niya ang mga ito. Nakaramdam ako ng pagkain sa kanya, ngunit dinaan niya ako sa kanyang paglalambing. Ihatid daw niya ako sa amin gamit ang kanyang motor. Inabot na kami ng alas 12 ng gabi sa daan pa uwi dahil nilibot pa namin ang aming bayan. Madilim na ang mga kalsada at napansin kong walang katao-tao sa paligid pauwi sa amin. Malamig ang ihip ng hangin at tahimik ang daan papunta sa isang tulay. Kinilabutan ako nang makaaninag ako ng babaeng nakaputi malapit sa tulay. Hindi ko masyadong maaninag ang kanyang itsura dahil mahaba ang kanyang buhok na nakatakip sa kanyang mukha. Nalagpasan namin agad ito at tinanong ko si Jason kung nakita niya ang babaeng nakaputi. Tinaasan lang niya ako ng kilay at sinabihan na huwag akong manakot. Wala daw siyang nakita na kahit ano. Binilisan na niya ang pagmamaneho ng motor pauwi sa amin. Pag uwi ko, nagpasalamat ako kay Jason sa paghatid sa akin at sa araw na inilaan niya para sa akin. Bala ko na sana siyang papasukin sa aming bahay, ngunit bumukas ang pinto at sinalubong ako ng aking kapatid. Pinagalitan ako ng aking kapatid na huwag daw akong mag-uuwi ng lalaki nang hindi ipinapakilala muna sa aming pamilya. Nung nakaraan araw lamang daw ay may nawawalang babae dahil sa kanyang nakadate. Kaya mag-ingat daw ako. Hindi ako nakinig kay ate at patuloy na kinakausap si Jason. Buong araw kaming magkausap ng ilang linggo. Sinasabihan niya akong gusto niya ulit akong makasama at napagdesisyonan kong makipagkita ulit sa kanya. Nagkita ulit kami ni Jason at napansin kong panay ang hawak niya sa akin. Nakaramdam ako ng hindi pagkakomportable sa kanya. Pinipilit niyang magpalipas kami ng gabi pero nagpahatid na ako agad sa kanya pauwi. Nang daanan namin ang nakakatakot na tulay, napansin kong meron na namang hugis ng babaeng nakaputi ang nakatayo sa tulay. Kinilabutan ako nang makita ko siya ng malapitan. Duguan ang mukha ng babae
at puro pasa ang kanyang mukha na tila ba binugbog. Sira-sira ang damit nito at humihingi siya ng tulong. Tumaas ang balahibo ng buong katawan ko nang mamukhaan ko siya. Siya ang babaeng nasa balita na nawawala. Napasigaw ako sa takot. Nagalit si Jason sa gulat at pinagmumura niya ako dahil sa inis. Sinabihan pa niya akong ihuhulog daw niya ako sa tulay dahil sa ginawa ko. Kaya sinabi ko sa kanya ang aking nakita at mas lalo pa itong nagalit. Wala daw kaming nadaan ng babaeng nakaputi. Ngunit halata sa kanyang mukha na parang natakot din siya. Bumaba agad ako sa kanyang motor at nagpaalam. Dumiretso na agad ako papasok sa bahay at hindi na siya nilingon. Grabe ang kabog ng aking dibdib sa aking nakita at grabe din ang sama ng loob ko sa naging trato sa akin ni Jason. Naging malamig na ako sa chat namin ni Jason at halos hindi na siya kinakausap. Late na ako mag-reply at maiksi na lamang ang mga sagot ko sa kanya. Hanggang sa mapagdesisyonan kong makipaghiwalay na. Tumawag siya sa akin at nagmamakaawang makipagbalikan ako sa kanya. Hindi ko pinapansin ang mga chat niya ng ilang araw hanggang sa naisipan kong silipin ang huli niyang mensahe kung saan gusto niyang makipagkita para sa closure. Nakipagkita siya sa akin at humingi ng tawad sa kanyang naging ugali noong huli kaming magkasama. Nadala lamang daw siya sa kanyang emosyon at pinaliwanag niyang ayaw lang daw niyang nagugulat habang nagmamaneho siya. Inabot kami ng gabi ulit at napansin kong panay na naman ang hawak niya sa akin. Sinabihan ko siyang huwag niya akong masyadong hawakan at bigla siyang nagalit. Huwag daw akong mag-inarte at ibigay ko na lang daw ang gusto niya. Nanlilisik ang mga mata niya at tila ba gigil na gigil sa akin. Natakot ako sa kanya kaya tinulak ko siya at tumakbo. Hinabol niya ako at sumisigaw ako ng sumisigaw para humingi ng tulong ngunit walang tao sa paligid. Hanggang sa natanaw ko ang tulay na nadadaanan namin at nagmamadaling makarating doon. Ngunit naabutan ako ni Jason at tinulak niya ako. Dinaganan niya ako at binantaan niya ang aking buhay. Susuntukin niya ako nang bigla siyang napahinto at lumingon. Paglingon ko ay nagulat ako sa aking nakita. Nakita ko ang babaeng nakaputi na nakalutang at papalapit sa amin. Nanlilisik ang mga mata nito at nakatingin ng masama kay Jason. Biglaan itong lumapit na parang lumilipad papunta kay Jason. Jason, ikaw ang gumawa sa akin ito. Magpabayad ka! Sabi ng babaeng nakalutang. Galit na galit ang itsura nito at tipong papatayin si Jason. Sarah! Patawarin mo ako, Sarah! Pagmamakaawa ni Jason habang siya ay kinakaladkad ng kaluluwa papunta sa tulay. Hinimatay na lamang ako sa takot at nagising kinabukasan. Paggising ko, nakita kong puro pulis na ang tulay habang dinadala ako sa ambulansya. Pinaliwanag sa akin na natagpuan na ang katawan ng babaeng nawawala na si Sarah. Suspect daw ang isang serial rapist na nagngangalang Jason at sa ngayon ay pinaghahanap na nila ito. Alam kong wala nang mabibiktima pa si Jason dahil sigurado akong nagdudusa na siya sa impyerno dahil sa ginawa niya kay Sarah.